Abang, papahukay niyo yung bangkay? Gusto ko masiguro na bangkay nga ng anak ko ang nakalibig. Ipapag-DNA test ko ang bangkay. Huhukayin ko ang katotohanan sa akin. Buti gising ka na. Ako ang nagligtas sa'yo. Sino ka? Nasaan ako? Ako bahala sa'yo. Aalagaan kita. Mag-iingat ka! Hindi ka pa magaling anak! Hindi mo ako anak! Baliw ka! Baliw! Ano, Dok? May sakit kayo sa puso? Oo. Coronary heart disease. Hindi na pala maganda at may problema na yung pagdali ng dugo ko sa puso. Hindi sana dapat hindi malaman ni Dok yun yung gagawa niya nila ng anonymous stress. Ano yun? Ay, kasi Dok eh. Nagkakalat niya na nilasok ko yung mga taga-barangay Palangka. Hindi naman totoo. Eh, siya naman pala yung bumili ng double-dead na baboy. Para saan to? Inilipat ko na po dyan lahat ng pera ko sa pangalan niyo. Romana, ang laking halaga nito. Bakit? Pinakamalaking regalo po na maibibigay ko sa anak ko. Hindi po pera, kundi mapayapang buhay. Kung ikamamatay ko po yung gagawin ko ngayon, mabubuhay po sa katahimikan yung anak ko. Hindi ba gagalit ba? Hindi pa. Mula naman. Pero siyempre, gusto ko lang na komportable ka. Alam mo, Totoy, alam ko naman na mabait ka sa mga babae. Pero ibahin mo ako sa lahat ng babaeng kilala mo. Kaya ko yung sarili ko. Huwag mo akong alalahanin. Oh, maligo ka na. Oh. Ano pa hinihintay mo? Elias! 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 Oh my God! Salamat po kayo kung umalik sa akin. Napanood ko dumating sa isa anak na si Senator Romero at ang mga pulis. Pero wala kami nabalitaan tungkol sa'yo. Kaya nga akala ko. Akala ko na. Nay. Tapos na. Tapos na. Tapos na, Nay. Hindi ka na dapat na mag-alala pa kasi tapos na. Tapos na lahat. Salamat sa Diyos.
Tatay, kung nalulukad ka, dito lang naman ako eh. Alam kong... Alam mo na meron akong nararamdaman sa'yo. Anong ibig mo sabihin, Romana? Kaya naman kitang mahalin sa paraan na gusto mo eh. Mas maharap ba ginagawa mo? Kaya alam mo eh. Tulungan kitang mahalimot. Sandali lang. Problema ba? Si Elias. Ba't panaginipan ko na naman siya? Ang isang gabi din. Sigurado ka ba talagang gusto mong umalis? Maraming mas importanteng bagay kaysa dito. Mabuting tao si Elias. Hindi siya mahirap mahalin. Pero itong nararamdaman ko, hanggang dito na lang to. Romana, may kailangan ka ba? Wala naman, Tatay. Gusto ko lang sanang personal na magpasalamat sa'yo. At magpaalam, aalis na pala kami ni Nabunja at Sabel bukas. Pero, Romana, buo na ba talaga ang desisyon niyo? Ngayon ko pa ba alis kung kailan maayos ang lahat? Hindi na ba talaga yung pipigilan? Kriminal pa rin ako sa mata ng batas. At ayokong malaman ni Bunjoy balang araw kung ano yung talagang trabaho ko sa mga sindikato. Hindi pa ako handang malaman niya kung anong totoo. Kaya mabuti nang umalis muna kami. Naintindihan ko. Pero Romana, pagka may kailangan ka, magsabi ka agad. Pamilya na tayo rito. Salamat. Saan na tayo pupunta niyan?
Ngayong wala na yung Golden Scorpion, pwede na tayong pumunta kahit saan. Romana, isusoli ko lang to sa'yo. Malungkot ako dahil alis na kayo. Napamahalan sa akin si Bonjoy. Pero sa kabilang banda, masaya ako dahil mapapalaki mo na ng maayos ang anak mo. Magsisimula po kami ng bagong buhay ni Bonjoy. Gamit ang perang to. Kahit simple lang, sinunog ni Calvin lahat ng ari-arian ko. Kaya hindi naman po ako nangihinayang doon. Ayoko naman palakihin sa galing sa maduming pera si Bonjoy. Kami rin ni Elias, magsisimula rin kami sa wala. Aking Alma, maraming salamat po sa inyo na Elias sa pag-alaga at sa pagmamahal niyo kay Bonjoy. Anak. Bonjoy. Iiwan na po ba natin si Nanay Alma at Kuya Elias, Nay? Bonjoy, kahit naman magkalayo tayo, pamilya tayo habang buhay. Kailan po ba natin talaga umalis, Nay? Pwede po ba dito na lang muna tayo? Oo, anak eh. Nakahanap na rin ako ng bago nating titirahan sa Amerika. Doon tayo magsisimula ng bagong buhay natin. Doon lang muna tayo, anak. Marami na rin hindi magandang alaala dito. Bonjoy, magkakausap pa rin naman tayo, di ba? High-tech na ngayon eh. Pero babalik pa naman po tayo, di ba? Makikita pa po natin si Nanay Alma, pati po si Ate Bane, at si Kuya Elias. Oo naman, anak. Diba sabi ko sa'yo, pamilya na rin natin sila. Ang sarap naman ito. Mare, baka naman pwede mo akong mabahagian ng biyaya mo kahit 300 lang. Ay, naku, Lorna. Kung makahingi ka ng pera, wagas. Hindi pa nga nababayaran yung utang mo sa akin nung nakaraan? Ang damo naman neto. Nangungutang ako, nanghihiram, hindi naman ako nanghihingi. Eh, ibabalik ko naman sa katapusan, pati yung una ko nahiram sa'yo. Eh, kailangan ko lang kasi ng pagkain, ang budget sa pagkain. O, alam mo naman nangyari sa palangga, diba, Mari, ikaw naman. Eh, alam mo din ba, ha? Alam ba, ito, epal-epal, pare-parehas lang tayo. Ito nga yan, oh, naputulan ako. Kaya sa radyo tindahan. Sa'yo, bahala nga kayo dyan. Ipat kang to, madami. Napakataray talaga itong babae. Ito. Ano ba yan? Saan naman tayong manghihiram ngayon, ang init-init ng panahon, oh? Nakakatamad maglakad. Lorna. Sino yan? Aba. Lorna. Tama yung mga Marites. Dito kayo maabutan. Here we are. Ano kalaman sa akin ba? Lorna. Nakikiusap ako. Huwag mo na guloyin ang buhay ni Pretty. Please. Excuse me? Mabuting tao siya. Huwag mo siyang pagbibintangan na siya nakalason sa mga tao sa palangga. Tignan mo sa'yo bumalik. Ako ang tigilan niyo, ha? Oo, tama na naman si Pretty. Siya na lang lagi, hindi ba? Alam mo ang iniisip ng mga tao dito? Ako ang kontrabida. Eh, di kayo na! Magsama-sama kayo! Yes. Alam mo ikaw, doktor ka lang, pero tanga ka. Kasi pinapaikot ka nung Pretty na yon. Lorna, masakit mo magsalita, ha? Eh, ano nga yun? Wala akong pakialam sa'yo, wala akong pakialam kay Pretty, kaya umalis ka na sa harapan ko. Yes, chupi! Bastos ka? Bastos ka? Halika na nga! Lorna! Ano ba? Don't touch her! Maldita kang babae! Impakta ka! Impakta ko?
Oo! Gagawin ko lahat kung anong gusto ko. Total, wala ka namang ambag ni isingin ko sa buhay ko. Kaya wala akong pakialam sa'yo. Correct! Hayop ang ugali mo. Baka nakakalimutan mo, nasa baluarte kita. Wala akong pakialam. Tao dito, wala kang pakialam? Ha? O kung ipaligpit kita ngayon? Kaya mo? Eh kung itumba kita ngayon? Sige nga. Kaya mo? O kaya kung gusto mo... Sampulan mo! Kung gusto mo, ano? Ha? Butasan ko yung tagiliran mo! Gusto mo? Kamakas ka yun doon! Kain ka na. Wala akong gana. Alam mo, paborito itong lahat ng anak ko. Yung porterhouse steak, itong beef stroganoff. Pinaluto ko ang lahat ng ito kay Chef Solis. Sana magustuhan mo din. Hindi mo ako, anak! Kamukha ko lang siya, pero hindi ako yun. Sadyang baliw ka lang talaga! Hindi ako baliw, Calvin. Nangungulila lang ako sa anak ko. Hayaan mo sanang alagaan kita. Ligtas ka dito. Poprotektahan kita sa lahat ng kaaway mo. Sinabi ko na sa'yo na hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya ko ang sarili ko. Kaya pwede, pakawalan mo na ako dahil gusto ko nang makaalis sa bahay na mo. Mapapahama ka lang. Hindi mo pa kaya. Wala na ang Golden Scorpion. At nakakulong na si Edgardo. Ako. Ako na lang ang kakampi mo. Huwag mo akong didiktahan! Mapapahama ka. Gusto mo bang mamatay? Ito ay tatak mo sa kokote mo. Walang sino man ang kokontrol sa akin. Hindi nagawa ni Papano, mas hindi mo magagawa ngayon. Aalis ako sa ayaw at sa gusto mo! Hira ka dyan, ha? Maganda yun. Ay, natara. Bakla, hanggang ngayon wala pa rin si Do. Okay lang kaya yun? Ate, pumalma ka nga. For sure, hindi pa niya natutuntun si Lorna. Kailan mo naman yung babae na yun, daming lungga pa, ang daga. Yun nga eh. Ang daga. Hindi lang naman basta-basta daga yun. Matabang malaking daga. Basta, wala akong tiwala sa babae na yun. Tapos kikitain niya pa. Ay naku ate, takot lang ni Lorna. Alam mo, hindi niya kaya si Doc. Pero hindi eh. Alam mo, Apple Pie, masama talaga yung kutub ko. Kanina pa, hindi ko maintindihan eh. Alam mo, mabuti pupuntahan na lang natin si Doc. Mas mabuti na may kasama siyang kausapin yung babae na yun. Tama. Tara, mata na lang. Ay, tama yung pagkakas. Madali. Tulungan mo ako. Lumaban ka ngayon, Doc! Ano? Tulong? Acting mo. Ba't kita kailangan tulungan? Sino ka ba? Lumaban ka! Ha? Lorna. Ano? Sige! Hindi! Walang tutulong sa'yo! Buisit na ako, nakukuha mo gigil ko eh. Ha? Nakukuha mo gigil na ako. Buisit na ako, nakukuha mo gigil ko eh. Ha? Nakukuha mo gigil na ako. Aba! Emosyon ka! Ay, Lorna! Nakadrama nitong taong to. Lorna? Lorna, napatay mo yata! Gaga! Patay agad! Napatay mo! Hindi ba pwedeng hinimatay lang ang OA mo? Ingay dyan.
Sigurado ako, may dalang pera. Lorna? Parang napatay mo talaga. Anong ginagawa mo? Lorna! Halaka, jackpot tayo! Tama ba ba itong ginagawa natin? Lorna, ibalik mo yun doon. Alin? Yan, ibalik mo! Saya! Wala natin balik. Diba? Sabi ko sa'yo. Dok! Thank you, ah. Arte mo. Okay yan! Cut na! Sabi ko na nga ba, tama ang putok ko. Ano po yan, Amang? Amang, sino nilibing nila, Edgardo? Wala akong pakialam kung sino man yung nilibing nila o pinagluksan nila. Isa lang nga sigurado dito. Buhay si Calvin. Buhay ang anak ko. Eh, paano po nakalusot ko, Edgardo? Pina-DNA test po nila yung bangkay at para makumpirma nila na si Calvin nga ito. Niloko sila nung nag-DNA test sa bangkay. Pineki ang DNA test result. Pinalabas sila. Si Calvin yung bangkay na nakuha sa talon. Ano pong gagawin natin, Amang? Hanapin mo yung doktor na nag-isamin sa bangkay. Siya ang susi natin para mahanap si Calvin. Ngayon din, hanapin mo! Hahanapin kong anak ko kahit nasan man siya. Buhay si Calvin. Buhay ang anak ko. Papatayin ko kung sino man ang nagtatago sa kanya. Hahalughugin ko pati impyerno. Kahit maglaban pa kami ni Satanas. Demonyo sa demonyo! Sasakyan ni... ni Doc Willy to. Ba't maraming tao? Dok! Dok! Ano nangyari? Ano nangyari? Dok! 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 Hindi pwede! Ano nangyari? Ano nangyari dito? Ano nangyari? Dok! Dok, gumising ka, Dok! Ano nangyari dito? Dok, ano? Gumising ka, Dok! Dok, gumising ka, Dok! Dok, gumising ka, Dok! Dok! Dok, gumising ka! Dok! Dok! Dok, naman eh! Kuya, tulong! Dok, gumising ka! Ay, kuya! Ano nangyari dito? Kuya! Tumawag kayo ng ambulansya, Dok! Dok! Hindi ka pwede mawala, Dok! 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 Ate, tulong! Dok! 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 Ano nangyari sa'yo, Dok? Dok, ano nangyari? Dok! Dok, ano nangyari sa'yo, Dok? Dok! Tulungan niyo kami! Tumawag kayo ng ambulansya, please! Dok! Tumawag kayo ng ambulansya, please! Tumawag po kayo! Tumawag po kayo! Please! Please, tumawag po kayo! Dok! Dok, ano? Dok, joke lang to, di ba, Joe? Dok! Dok! Tumawag kayo ng ambulansya! Walang sino man ang kokontrol sa akin. Hindi nagawa ni Papano. Mas hindi mo magagawa kayo. Aalis ako sa ayaw at sa gusto mo! Oh. Sir! Sir! Tama na po, sir! Bitawan mo si Ma'am Rebecca! Huwag kang makailang! Sir! Papatayin ko ito! Sinusunod kita! Tama na! Oh. Oh. Hindi mo ako papatayin! Tama na! Tama na! Bibitaw mo si Rebecca o titingin na kagawa ka! Huwag kang makailang dito! Buhay ko ito! Aalis ako sa bahay na to, kaya pakawalan niyo na akong dalawa! Napaka-ingrato mong hinayupa ka. Kung hindi dahil sa kapatid ko, patay ka ng hayop ka.
utang mo ang buhay mo sa kapatid ko! Mamamatay tao kang hayop ka! Mayroon ka judgment, ha? Ayaw ka basos ka, ha? Ate! Labing ko mo ako na! Ayaw ka, ha? Huwag kang makikisali dito, ha? Yung tanong ko, sagutin mo! Hey! Halika ka dito! Inilulok-lok mo ang anak mo sa pedestal. Dahil sa iyong paningin, siyang mabait at akong masama. Siya ang hell at ako ang demonyo. Ngunit wala kaming pinagkaiba. Baka napupulagang ka. Naliligo rin ang mga kamay niya sa dugo. Dahil isinasakamay niya ang batas. Isa rin siyang kriminal. Hayop ka! Hindi ka na tao! Hindi na ikaw ay Edgardo na kilala ko! Amang si Calvin! Uli niyo! Bilis! Sino ba yung mga yan? Akala ko mabusta yung mga tao ni Edgardo! Hindi ko rin alam! Kailangan mabawi natin si Calvin sa kanila! She's fire! Pugay ka, bagong salta ka dito. Selda Mayor! Sani ang pangalan? Bago-bago mo. Matutukan lumugar.